Hello students, how are you? Kamusta kayo guys? So our lesson for today is all about dividing polynomials. So these are the three basic examples na ibibigay ko sa inyo in this particular topic. So without further ado, allow me to share an example. This example is we have a binomial term in the numerator. Meron tayong monomial term or constant term sa denominator. So, paano kaya natin i-divide itong dalawang to? Okay? So, anong una natin gagawin? So, we have 6x minus 3 divided by 3. So, ang una natin gagawin dyan, itong 3 na to, i-split natin yan. Eh, by the way, itong numerator natin na binomial, we will split it into 2. Tapos, yung 3 sa denominator, kukopyahin natin yan. Okay? So, paano yung sinasabi mo, Sir Ice, na in-split? For example, yung 6x, yung first term dito sa binomial natin sa taas, hiniwalay natin yan. Okay? So, we have 6x over 3. Then, yung minus sign dito or operation, ilalagay natin yan sa gitna. Then, yung tong 3, ilalagay natin yan sa kabila. Okay? This could be the second term. So, 3 over 3. So basically, in-split natin yung dalawang term sa taas. Tapos, ang denominator, isa lang. Okay? So, what will happen kapag may ganyan ka na? This could be the first term. Now, we have 6x over 3. So, what will happen? And this is the second term, 3 over 3. Ang next na gagawin natin dyan is we will simplify the coefficient or yung constant term. So, we have 6 divided by 3, we can simplify them, okay, from the quotient rule. So, 6 divided by 3 is 2, the yellow one. And yung x dito, ang gagawin lang natin dyan, since wala naman x sa baba, we will just copy the x. Okay? So, the next term, of course, kopyahin mo tong subtraction sign, no? The next term is 3 over 3, or 3 divided by 3, that is 1. Okay, so therefore, our answer in this particular given is 2x minus 1. Take time to observe, to analyze kung ano yung nangyari. You could review or rewatch the part kung saan kayo nalito, no? But for now, we will proceed to the next example. So, we have 9x squared plus 12x plus 1 over 3x. Kanina, binomial lang ginagamit nasa numerator natin. Ngayon, trinomial naman. So, anong gagawin natin? At yung pinagkaiba nila kanina, yung denominator kasi natin, wala siyang variable. Ito, may variable na siya. So, first, ayan, may aso, no? Ano ang iniisip niya? Ang una natin gagawin is 9x squared. Yung first term sa trinomial, i-divide natin sa term dito sa denominator. Okay? So, of course, meron kang 9x squared over 3x. So, dito, para hindi na ako malito, irerekta ko na, idediretso ko na, no? So, 9 divided by 3, guys, that is 3. Ulit, 9 divided by 3 is 3. And after ng coefficient, doon naman ako sa variable. Okay, parehas naman sila ng base, x. Apply ko lang yung quotient rule. Diba, may x squared, tas ito x raised to 1. Subtract ko yung dalawa exponent, 2 minus 1, that is 1. So, x raised to 1 or x only. So, ito yung result ng first term. Now, proceed tayo sa next term. Positive 12x over 3x. So, anong gagawin mo dyan as a person? So, 12 divided by 3. Let's first consider the constant or coefficient. 12 divided by 3, that should be a positive 4. Of course, kopyahin mo lang tong operation na to. And after that, we will just cancel the x. Why? Di ba may 1 dito na may exponent? May 1 exponent dyan. 1 minus 1 is 0. X raised to 0 is equal to 1. So, 4 times 1, that is 4. Kaya 4 lang inatira dyan. Or, cancellation property, pareha sila ng base at exponent, you can cancel them out. Okay? So, that is the case. And finally, we have
this last term. So, 1 over 3x. Tignan nyo yung nangyari, no? So, of course, kinopya ko yung plus sign. Yung 1 over 3x, kung titignan natin, pwedeng ito na yung final answer natin sa part na to. Bakit? 1/3 is, I believe, is the simplest form in terms of fraction. Tapos yung x dito, wala naman siyang x sa taas, no? Wala lang kailangan i-simplify pa. So, we will consider it as our final answer in this term. Okay? So, tandaan nyo lang to ha. Alam natin kung paano mag determine ng polynomial at hindi polynomial. Itong sagot natin, nung dinivide natin sila, hindi ito polynomial. Bakit? Merong variable sa ilalim ng tulay. So, yung denominator, meron siyang variable, hindi siya magiging polynomial. But, for the sake of demonstration, ganito tayo magde-divide ng given polynomial sa denominator na monomial. Okay? So, sometimes, it helps to rearrange the top polynomial before dividing. Itong example na to, meron akong binomial sa taas. Meron din akong binomial sa baba. So, anong gagawin mo? So, of course, dito, ang gagawin muna natin, i-rearrange muna natin yung numerator. Okay? Kasi, other way of writing this kind of expression is this one. Okay? So, paano nangyari yun? Parang finactor out ko lang yung 2x. Bakit? Yung 2x kasi, meron silang dalawa. So, ano mangyayari? Paano mo verify your eyes na pareha silang dalawa? Itong 2x squared plus 2x sa 2x times x plus 1. You could multiply them. So, 2x times x, that is 2x squared, right? 2x times 1, that is 2x. Okay? So, bakit ko ginawa yun? Para, pagdating sa, ayan na nga, di ba sinasabi ko, 2x times x is 2x squared, 2x times 1, that is 2x. Ito yung ibang way para isulat yan. Kumbaga, hindi pa siya naka-simplified form. Naka-expanded form siya. Okay? So, bakit ko ginawa yan, Sir Ice? Dahil dito sa denominator na to. Nung nilabas ko si 2x, nagkaroon tayo ng x plus 1 sa katabi niya. Di ba? Eh, nagkataon na may x plus 1 din sa baba. So, anong pwede mong gawin dyan? Magkamukha sila, cancel them out. So, ang matitira ay positive 2x. And that is the final answer in this particular given.